Diba sinasabi ng ating saligang batas tungkol sa postponement ng eleksyon? Ang sinasabi ng saligang batas, ang Congress pwedeng mag-fix ng term. Ibig sabihin, pwedeng magtakda kung ilang taon ang panunungkulan ng barangay officials. Okay. Hindi sinasabi sa saligang batas na ang Congress ay may kapangyarihan na mag-postpone ng eleksyon. Bakit ilang beses nang na-eleksyon, na-postpone? Oh, pero marami na nagko-question din diyan. Di nga lang napapadala yan sa Supreme Court. Walang naghahabol. Panahon na para habulin yan, ano, at i-challenge yan sa Korte Suprema. Dahilan sa ang postponement ng eleksyon, ang may kapangyarihan lang diyan ay ang Commission on Elections. Ayaw ni Chairman Garcia dahil mas lalo daw gagastos tayo ng malaki. Oh, pero ganun din naman, kung ipo-postpone mo, gagastos din tayo ng malaki. Ganun din naman. Wala naman tayong hinihintay na pera. Sa ibang panahon, ay baka by that time, bumaba ang mga halaga ng piso natin, lalo na magastos yan. Tataas ulit. Pangalawa, ang sinasabi ng ating saligang batas, ang isang manunungkulan ay dapat mayroong mandato ng taong bayan. Kapag kapitospon mo yan at sila ay na-extend on tinatawag na holdover capacity, ay pala silang mandato. Wala na. Natapos na yung mandato nila dahil natapos na ang term nila. Yes. Na kaya pala marami na daw abusadong mga barangay officials. At saka isa pa, na sinasabi nga, yung mandatong yan dapat sa pamamagitan ng halalan. Kapag ka-holdover, ang sabi ng Korte Suprema, ang holdover means legislative appointment. Sa ilalim ng saligang batas, ang mga barangay officials dapat elected, hindi appointed. So, ganun na nangyayari ngayon dahil na-extend nga sila. Ina-appoint natin sila. Bali ganun. Sa saligang batas. At ang sabi ng saligang batas, dapat sila elected. Na para bang lumalabas yan kapag in-extend nila, ini-impose sa atin yan. Whether you like it or not, ito ang iyong official. Yes. Hindi naman po pwede. Yun ang kontrata nila sa atin, 3 taon. Wala naman nakalagay sa balota na pagkatapos ng 3 taon, i-extend kita. Hindi. Ang kontrata mo sa taong bayan ay 3 taon lamang. Kaya hindi mo pwedeng i-extend yan dahil sa may pandemic, may ganyan, may ganito. Pagkaya na po pwede pala, what will prevent Congress from extending the term of the president, the vice president, senador, lahat na lang ng elected officials? Gagawa sila ng kung ano-anong dahilan para lamang ma-extend ang kanilang term, mag-hold over sila. There will be abuse of power. Kaya panahon na para yan ay i-challenge natin sa Korte Suprema. Kapag yan ay inihay, marami na tayong natanggap na mga grupo na talaga ngayon ay dapat na talaga. Pang-apat na pala ito, Attorney Romy Mac. Maling newscast ko kanina, ang sinabi ko December 2023. Yung pala, December 2025. December 5. Oo, pagkatagal-tagal na yan. Matagal pa sa termino ng Pangulo. Hindi naman po pwede na ang mga barangay officials. Mas matagal pa ang term sa Pangulo. Tsaka isa pa, marami na, lalo sa kabataang barangay. Kabataan, matatanda na nga yan. Sabi mo nga, inabot na sila ng katandaan. Sangguni ang matatanda na yun. Tsaka isa pa, dapat pag-aralang mabuti yan ng ating Kongreso kasi may mga sangguni ang kabataan barangay na dadalwa po lamang ang butante, 15. Pagkadali-dali mo nang imbitahan lamang sa isang party ang mga butanting yan para sila ay ma-elect na barangay chairman o barangay kagawad ng mga sangguni ang kabataan. Parang sinabi mo, Attorney Romy Mac, walang kakwenta-kwenta ang posisyon ng barangay captain at saka sangguniang kabataan na officials dahil laging pinopostpone, laging mong ina-appoint na lang. Parang wala na yung mandato ng taong bayan. Parang pinipilit sa atin na ito lang sa inyo, bahala na kayo dyan. Paano yung mga barangay officials na ayaw na natin? Kaya maraming ganun. Yung umaabuso nga daw, hindi nila mapalitan. Yes, kaya nga may term of office tayo ng Pangulo, pangalawang Pangulo, para kung ayaw natin sa kanila, ayaw talaga, hindi na natin sila i-elect. Kaya nga mayroong re-election para kung sakaling yung gusto natin, pwede pa dapat na ipinipilit sa taong bayan ang mga taong yan. Sabagkat yan ay dapat talaga sa Republican system of government na hindi tayo pwedeng pangasiwaan ng mga taong walang mandato sa atin. Bakit hindi alam ng mga mambabatas natin ang
sinasabi mo na dapat ay COMELEC ang mag-postpone at walang karapatan ang House of Representatives. Alam mo naman ang politika dito sa ating bansa. Ano, at nga pagkaganyang mga, nagtataka nga kami, hindi naman kami iniimbita sa mga congressional hearing. Ano, pagka kami mga opposed dyan, wala kaming natatanggap na imbitasyon para sakaling magsalita naman kami na nagsasabi na yan ay hindi dapat na ginagawa ng ating mga mambabatas. Kasi tayong mga taong bayan, may karapatan tayong maghalal ng gusto natin. Hindi pwedeng ang mambabatas ang magsasabi sa atin na ito ang inyong official, whether you like it or not. Yan ang nangyayari kapag nagkaroon tayo ng postponement ng halalan. Mas kaya maganda yata yung katwiran ni Senator na ngayon ay Congressman Ralph Recto. Na oo. Paano ka makakatipid kung ipopostpone mo kung gagastusin pa rin yun? Oo, sabi nga ni Senator Recto noon eh. Oo. Gagastusin mo din naman yan eh. Saka pa. Pinospon mo yung paggastos. Oo, pinospon mo lang. Nandun pa rin yung perang gagastusin mo. That's baka right. Baka magdadagdag ka pa pag nagkaroon tayo ng eleksyon dahil tataas ang mga presyo ng bilihin. Oo. At saka yung mga mahigit sa lahat nga dyan, walang mandato sa atin yung mga taong yan na ipinagsisiksikan sa atin. Ano, na ito, basta kung whether you like it or not, ito yung mga parang ganun na mapunta sa inyo. Oh. Ang kontrata nila sa atin hanggang 3 taon lamang. Oo, nakailan taon na sila? Pang-4 na postponement na ito, Romy Mac. Oo. Kaya dapat yan hindi na pinapayagan yung ganyang bagay. Ano, syempre, pwede pang habulin ito, itong inaprobahan ng mga mambabatas I hope na pagkaya ni naging na-submit kay Pangulo ay hindi pirmahan ng Pangulo. Yun. Sana yan i-veto. Ano, may marami namang na-veto ng mga Presidente, batas ng Pangulo. Tama ka, pag nakita niya hindi maganda yung batas, hindi veto niya. I'm very glad. Ano, at ang Pangulo talaga pinag-aaralan niya yung mga batas na hindi siya bugado pero pinag-aaralan yung mga batas na pinapasa. At sana naman marinig niya itong panawagan natin na pag-aralan nilang mabuti ang batas na gagawin yan para kung sakali, manawagan tayo kay Pangulong Marcos na abay, huwag mong pirmahan yan. Ibito mo na yan sapagkat hindi naman yan naaayon sa saligang batas. So, Attorney Romy Mac, wala pang mula noong ma-postpone dito ng 4 na beses na, wala pang kumikwestiyon sa Supreme Court hanggang ngayon? Wala pa, kabayan. Ano, ay, bakit kaya? Palagay ko naman magkakaroon ng pag-question na yan sa panahong ito, kabayan. Okay. At na marami na naghahanda para yan ihain sa ating Korte Suprema. Okay. Maraming salamat, Attorney Romy Mac. And good morning.